sent his son. They call him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty tomb is there to prove my Savior lives. Because he with pain. But then, as death gives way to tomorrow,
We are now in the last week of our August series entitled Jesus Said. And in this series, I know that God reveals Himself to us. God wanted us to know Him more, and God wanted us to believe in Him for who He is. This last but powerful and life-changing message will be delivered to us by Pastor Jether Hinoso. Do you need help? There's nothing to help with. What are you doing? Going fishing. I'm telling you, there's no fish out there. How did this happen? Come with me. What are we gonna do? Change the world. To say his sins are forgiven, or say he get up and walk. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pray to him, and he will listen. If you hunger for righteousness, you will be filled through me. Will somebody tell me? Peter, come. Answer if you can. Are you the Son of God? I am. I am coming soon. Panglast na nato ni niya sa aton series about Jesus Said. And sino excited? Panglast na lang, no? Next month, it's about Iron Man. Okay, this is coming September. Tingnan mo yung katabi mo. And Iron Man. So, excited na rin tayo sa September. Pero may isad pa na Sunday para sa aton Jesus Said yan na, no? Damdam mo sinigin sabi si Jesus na I am. In fact, di natin maubos eh. Dili natin na topic lahat dahil sa pagkadamo. Pero pinili lang natin anay ito na I am the way, the truth, and the life. No, I am the door or I am the gate. Then pantuloy yung I am the living water. And then last Sunday, I am the... Ano yun? Sino na di? I am the... Light? Okay. I am the living water, then I am the light. Okay. Bagandili ako nag-share sa Sunday, no? So, sa pagkadamo sa I am ni Jesus, damo pa sa Bible naging sabi. Ini sa mga pareseyo siguro nagsabi na naman ini siya, kada istorya, pirmi la siya. I am la pirmi. No, bang kahurahambog sini. Pero makita ta na si Kristo amo dapat ang tanan sa aton buhay. Wala na sin iba pa. And He is the great I am. And ginabalik niya dida, lalo na sa New Testament, and gina-stress out niya niya authority. Because Jesus said, all authority has been given to me. Ano, in heaven and on earth. Siya ang may otoridad sa tanan. And mga tao, dili nagatuod sa iya. Kay anak lang siya ni Jose kag ni Maria. Pero siya Diyos na nagpakatawo para magligtas sa aton. Kaya ang kinahanglan mamatay sa cross tawo, dili anghel. Tama, and that's why Jesus came. No, nagpakatawo siya. Pero Diyos siya. Tuna pa sa sa tuna. Kaya nga ni isang line na Sunday, na-remind kita na sabi niya sa mga pariseyo, before Abraham, ada na ako. Wala pa si Abraham. So, dako na bagay didi ang pagtuod kan Kristo Jesus, na siya Diyos. Kag siya creator, siya ada na sa katunaan. In fact, He is the Alpha and Omega, the beginning and the end. And so, yan naman na Sunday, ang ato naman topic yan na, usad sa mga ginsabi naman niya, I am the resurrection and the life. Okay, I am the resurrection and the life. So, ini makita actually ada sa John chapter 11. Matawmin na istorya dida. And ito yung last na matinding
miracle na ginhimo ni Kristo Jesus. Damo-damo sin mga kunanon mga ginasabi sa mga tao or even the Pharisees and Sadducees, no, yung mga tawag ni the Pharisee, sad you see, di ba? Tado ni mo katakin kung sad pa ba ina. Wala na yan, ano. Yan, masaya na siya. Nili na membro sa mga sad you see. So yun yung mga teachers of the law or sad you see, lumdamon mga ginasabi ni the against kan Kristo Jesus na tawalay na siya, dili na matuod, buo-buo lang yun, whatever. Or some of them, they said, lunatic, or parang may tama ini ah. Bagan, grabe na hambog siya ni, bagan may tama ini, may buang-buang na ini, kung ano. Pero dahil sa nina milagro, inanwara na masabi ang tao. I mean, na naman akusasyon na mali sa iya, di ba sabi niya last time, ako mismo magapamatuod kagana akong ama. Kay duwa man na witness, ta ako mismo, sana akong ama. Pero di sa nina miracle, nano pa man aninda mga haka-haka, tinapos sa nina milagro as in, ah, grabe na ini. Kaya lang dahil sa diligat sinang nagatuod kang Kristo Jesus, kaya ang gusto ninda na Savior, itong Superman. No, itong grabe katindi na kasakay sa kabayo, magwapo, dako, kagmatibay. Gusto ninda mga Superman and Savior na maabot or Messiah. So they did not believe kan Kristo Jesus. Up until now, damo-damo pa sin nagahinulat sa pagbalik sa Mesiyas. Pero nag-abot na si Kristo Jesus ang panahon. Ini na milagro matahom ina aton pag-istoryahan niya na resurrection and the life. And sa storya sa ni, na si Lazarus, mahatag lang akong dutay na background, usad na amigo ni Kristo Jesus, magmaranghod sinda ni Martha, ni Mary, kag si Lazarus, permission nagakanto sa indabalay, nagatukdo dito, kag nakiturog siya dito, they were close friends. Tapos, one day, isang araw, namatay si, nagkasakit anay si Lazaro. Niyan, paaram ninda si Jesus. Matahom, kaya aninda pagsarig, aninda naisip dayon, paramon ta si Jesus. Sino di sa iyo pag nagkasakit, nagaampo dayon? Di ba? Si Lord ay nang ginapaaram mo, Lord, baga may ginabatsyog ako, sana dili ni COVID. Diba? In Jesus name. And that's good. No? Dili anay pag-isip dayon, kwarta, doktor, si Lord. So naisip pa ganinda, aram ninda kung sing ano ka powerful si Jesus. Nadamo na sin may ginayo na may sakit. So nagpadara sin dan surat or a messenger sa pa no, wara pa man text, wara man telegrama, no. May tawo gad na ginasugo na pakisabi man dito kan Jesus. Nan imo amigo na ginkamutan mo, whom you love, nagkasakit. Ang gusto ninda sabihon na buligin man kami para inan mabuligan kami maayos ang amon kamanghod na si Lazaro. So sabi man ni Jesus, pagka aram niya na may sakit si Lazaro, sabi niya, dili ini maabot sa kamatayon. Grabe na declaration man, ano? No? Dili ini ikakamatay na COVID. Dili ini. And this is for the glory of God. Yan mga declaration. Sino din sa iyo, pagka may problema, amin ang ginaisip mo, Lord, mag-glorify ka sa ni Panginoon. This is for your glory, O God. May himuong ka. May miracle ka na himo. Sabi na si Jesus. But Jesus stayed. Wala siya na-rattle ba na, hawa mo ba? Namuot ba ako sina? Hamos na, katunta na dayong kami mintras buhay pa, katunta na. Dili siya sugad sina? Kasi aram niya ang Diyos may tamang panahon. So, relax lang. Basta ito na, ginsabi na niya na maghantong sa kamatayon kag para ini sa Gloria Sanchez. So nagstay pa siya dito. Kaya lang dili nindaram na namatay na gali si Lazaro. Okay, so namatay si Lazaro and then dahil sa nagstay pa siya, pagbalik niya dito sa kanda Maria kag Martha, 4 days na napatay. Amin ang istorya dida. No. Ito na pagbasahon ta na ni share ko na lang. So amin to na pagbalik niya dito, patay naman si Lazarus. So naglabas si Martha,
Sabi niya, Jesus, kung adi ka lang gayod, dili kontay ni mo matay na akon brother. Okay, kung adi ka, ang gusto niya sabi, mintras buhay pa kunta, kung ako der, na ako deran, buhay kontay ni. And that's why, sabi naman ni Jesus siya, Martha, I am the resurrection and the life. Sabi na yung paghandal. So, ini dako-dako na comfort sa aton yan na. Sino din mga mahinandalon? No? Handal ka sa mga nangyayari sa iyo pamilya, sa iyo balay, or sa aton lugar. Ano na ni Lord? But Jesus said, I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. Bagang katalinghaga, ano? Miski mamatay, mabubuhay gihapon. Kasi ang ginasabi niya, dili lang sa physical aspect, but also in the spiritual aspect. So, sabi naman ni Martha, among man nga ni, kaya lang kay kadugay-dugay pa man sa resurrection mag-abot. So, maaram si Martha sa resurrection, pero dili tanan mga maaram sa ito na panahon. Kaya pag nagbanggit sa ito na panahon sa resurrection, nanoy na siya. Nanoy na word. Ewan ko lang kung igo pa dito sa iyo, sinbagan di nyo rin naiintindihan ang resurrection, na si Kristo Jesus or ang Diyos may promesa na sa iya pagbalik, ang mga patay, mabubuhay, mariresurrect. No, naadalan ta sa natong series on Second Coming. It was about rapture, ang duman nyo. So, adin na sa Thessalonians 5. Then, sabi ni Martha, maram siya na dugay pa man. San upah, mabalik ka pa sa langit kapag balik mo, saka pala marisurek ang mga patay. Pero, Jesus said to Martha na may himuon ako. Ang gusto niya sabihin, magtuod ka lang. I am the resurrection and the life. Inigali na pagkasabi niya, tama ina na ang resurrection gayod, literally, na ang patay mabubuhay sa pagbalik pa niya. Diba? Pagbalik pa ni Jesus, dira sa panganod. Pero, ini sa ato, nano ini siya yan na I am the resurrection and the life. Na kay ginasabi niya gihapon ini. Kasi, bisan wala paan pagbalik ni Kristo, pwede gayon maka-experience kita sa nina resurrection and life. Or resurrected life. Kaya nga ni si Kristo Jesus amuan una na nabuhay, hali sa mga patay, para kita magkaigwasin buhay kag victorious life. Okay? So, literally, may resurrection na ang patay mabubuhay, pero sa spiritual naman, igubasin mga napatay sa imo buhay. No, nanghina ka ba? Namatay ba ni imo passion? Namatay ba nano napatay sa imo or nawara, nanghina ka or nalupog ka, nabaon ka sa utang? Yung mga ganong klase. Nadili ka na nakatindog. Kaya nga ni resurrection kay ang Greek sina is to rise up, to stand up again. Ikaw pa din sa iyo simbagan maluya na gayon na bagan tika matayong ka na. Or maybe as a tatay sa family, wara kasin hold, wara kasin, bagan wara na akon maipakita sa akon mga anak, or wara na sindang tiwala sa akon, wara ka na hold. Sino din sa iyo igwasin mga sugat sa na sitwasyon na parang wara na. Wara na hope, wara na future. Tapos kadamuan na tawo yun na, naghulat na lang ka sa naman magbalik ni Lord para matapos man ang akon kakapoy. Diyos ko, kapagalgali maging asawa. Tapos sana magbalik na si Lord. Diba? Diba? Kaya Lord, kung di makukuha na lagad ako. Sino ada na sila na sitwasyon? Minsan pag tiningnan mo ang sitwasyon ta sa aton lugar, sa Pilipinas, sa Masbate, parang saan o daw ini makabangon? Na nauripo na sa korupsyon, na parang wala na kitang mangyari. Bagan, sugod siya ng pagkita sa iba. Bagan, ang ginahulat na lang, resurrection na literal. San o daw? Kay wala na inisin pag-asa. Damusin mga tao, na bagan pag ginakita ninda didian ang panggobyerno, tabagan wala naman yung pag-asa. Kisin o pan ibuto tami na kaya nga, bato nung tanalay na kwarta, kaya amo malagad gihapon. Di ba? Ano ba yung ginasabi sa niba? Alam mong gihapon, di makita makatilaw. Muna la. So, sabihin, wala na. Bagsak na ba? Hopeless. But God wants to prove His power, pinaagi sa iyong mga anak,
Because itong Mary and Martha and even Lazarus are believers. Na parang warat na ina. Pero may gusto pahimuon ng Diyos sa atong lugar. Ako naniniwala na nagatuna na ang revival sa Masbate. No, na ang pagbabago po sa atong lugar, maging sa bilog na Pilipinas, pinaagi sa spiritual. Dili sa literal lang na paagi. Good na, na may mga kabaguhan na nangyari sa Davao, kaya later naging presidente si Duterte, kagustusan mga tao na mangyari mang konta sa buong Pilipinas, pero dili kaya inibaguhon sa bisan sino na tao lang. Wala sin makabago sa atong lugar. And we can conquer this nation, even this Masbate province, through spiritual. I mean, nga sabi ni Lord, I am the resurrection and the life. May gusto i-prove si God gihapon sa aton, na baguhon niya, i-rise up niya balik, and imo family, and imo buhay, maging ang aton lugar sa Masbate. Gusto naton makita ni mag-rise up uli, kag magkaigwasin buhay. Sino dito sa inyo gusto niyo makita Masbate? Mas maganda pa sa Hong Kong, maganda pa sa Singapore. Ako nakikita ko po yung dugay na. 10 years ago, hindi. 18 years na pala, ano? So mga ganun. 2006, when I started nag-work sa mga young people, sabi ko, Lord, iba ang Masbate. Nakikita ko na, nai-picture out ko na, ibang klase, ang ganda sana eh. No? Gusto nyo makakita mga cable cars dito sa Masbate? No, dapat ganun, makanto ka sa Milagros, Pakawayan, o madaldali nala, cable car, pakasakay ka na pakanto. Diba? Mobo to Aroroy, mga ganun. Kita mong bukid, wow, kagurugan na katang tao. No? So, damdaman mo pan pwede mangyari sa Masbate, lalo na ang base ng Masbate, puno sa mga yate dito, ano? Kagurugan na, bang klase, pagkita mo sa bukid, katang tao sa mga buildings dito. You know, may mangyayari pa. Sino din hopeless na sa Masbate? Jesus said, I am the resurrection and the life. Maybe one of you here, hopeless ka na rin sa family mo, parang wala nang mangyayari dito, sa business mo. But Jesus said, I am the resurrection and the life. Pwede na buhayin ni Lord. Yan na gusto ni Lord i-prove ang iya power na pag nabaguhin na Masbate, kaya baguhin ang bansang Pilipinas. Sino din nagatuod sa iyo na magatuna ang pagbabago sa Masbate? Don't you know that a lot of pastors from any other nation, mga propesya, no, mga prophets, and some other pastors dito sa Pilipinas, na may mga nakikita sinda dugay na panahon, na ang pagbabago na magatuna sa Masbate, so may nagarol na bola na nagakalayo, nagdalagan ng bola, pakadi sa tunga sa Masbate, sa Pilipinas, pakadi sa Masbate, the heart of the Philippines. And then sabi nila, pag naayo manggagkuno ang puso, maayos na tanan. Pero mintras may tama ang puso, delikado gayod. Buti na lang binuhay na ni God ang Masbate, ari na ang revival yan ha. I believe on this. One day, lahat ng mayor dito, puro anak sa Diyos. No, lahat ng mayor, mga disipulo ni Kristo, you can see the transformation na matulin sa Masbate province. That we have to do our part. Sino sa inyo gusto nyo mangyari ito? Sa buhay mo, sa family mo, sa Masbate, of course, sa Pilipinas. Pag nangyari ito, aram-aram na, nanong nangyari dito? Wara sin tao na nakabago sina. And that's the move, and that's the work of the Holy Spirit. That's the work of the Lord Jesus Christ na namatay siya sa cross, kag nabuhay. Pwede mangyari yan. Ha? But we have to rise up and conquer. Amen. Would you like that? Okay, tawagon ko na aton tagapagsalita. Ayan na, ano? Introduction lang po ako. Okay, tawagon ko si Pastor Joshua Libres para mag-share sa aton paano ito mangyari sa atin. So, paano na mangyari sa aton buhay? How can we experience this resurrection na ginasabi niya? How can you experience this power? Okay, number one, nauna na dapat natin himuon sa ni. Okay? Una, believe in Jesus and keep on believing. Yan. Magtuod ka kay Kristo, di ka lang magtuod yan na Sunday. But sabi ni sa aton that magtuod ka tuloy-tuloy. Ano ba? Nagtuod lang tapos pagkapira ka, pagkabot sa problema, nawara na pagtuod kang Kristo. Nawara na sa church. Nag-imbrikan lang sa katrato, nawara na sa church. Diba? Nalugi lang sa business, nawara na sa church.
Nawara na yung pagtuod, namatay ang pagtuod. Pero ang pasabot sa aton niya na believe in Jesus and keep on believing. Magtuod ka tuloy-tuloy. Matuloy-tuloy na pagtuod mo kang Kristo. Amin ang sabi niya, balikan natin ito na verse, whoever believes in me. Ang sabi ni Christ, I am the resurrection and the life. Kung sino'n magtuod sa akon, whoever believes in me will live even though they die. Maka-experiencean resurrection. Si Lord gayod, may gusto gayod himuon sa imo buhay ana. Kaya dapat tuudan mo na sa imo sa diri. Kay matahong may someone nagtuod para sa imo, aram ko nagtuod kaya mo na himuon mo ni adi para ni sa imo, but una gayod na ano gayod ikaw gayod ang magtuod. Kay yung faith mo ang ginahulat ni Lord. Parang anak, may blessing ako nihatag sa imo, may himuon ako sa buhay mo, pero magtuod ka sanin, may himuon ako. Yan, because faith moves the hand of God. Pag ura kan pagtuod kay Lord, pag mababa, kahit sabi nga niya, kahit mustard seed. Pero pag igukasan doubt kay Lord, dili makahiwag ang kamot ni Lord sa buhay mo, dili makahiwag ang power niya sa imo. But faith, in Hebrews 11:1, faith is the substance of things we hope for and things we do not see. Dili mo pa nakikita pero ginatuudan mo na may mangyari sa buhay mo. Kaya sabi niya, magtuod ka na may himuon si Lord sa imo yana. Sometimes, yung ginatuudan mo parang kadugay na panahon. Kadugay na mangyari. Lord, saan pa kaya mabagong pamilya namon? Saan ako pa kaya makita na akong tatay, na akong mama, burulag kami? Saan pa kaya ako, Lord, kaasawahan? Ano na, tahinta na ako. parang ka, nakaka-frustrate sometimes, no? Magtuod na bagan wala ka nakikita. Pero sabi ni Lord, keep on believing. Amo man ito si ito, saan ginpadalan sa surat si Jesus, wala na siya nagkaturid to. Because maybe may gina-form pa si Lord sa imo na faith. Diba? Minsan yung delay ni Lord, ayaw pagsabihan na denial na sa prayer mo. God's delay is not God's denial. May nade-delay man sometimes, delay pa man siguro season, pero delay ni Lord, He knows your needs, He knows your situation. Ayaw ka warasan pagtuod. Don't lose hope. Take heart. May tamang panahon, dida. May tamang timing. Sabi ka, may pa si kuya, ikakasal na. Ako kaya, so, kadyutay sa mga lalaki, dila. ano ka sa imo sa dire, ayaw pag-isip sa God's na because may tamang timing si Lord. May tamang season, dida. Just allow God na mag-lead sa imo to that person. Ayaw pag-i-allow si Lord, sito na tao. Na, Lord, may gusto ko, upod na sa akin, adididi. No, because He is our shepherd, He will lead you to green pasture. And He will lead you to right person. Maybe God is leading you right now to do the ministry. Maybe God is leading you right now na mag-serve sa'yo sa kingdom. Magtuod ka lang kay Lord na may mangyari sa'yo sa pamilya mo, sa trabaho mo, sa business mo. Pandua, take away the stone. Okay, so ito sabi nila kan Martha, nag-doubt gayon si Martha. And Sinda Mary, Lord, ayun na pag-abriha kay mabaho, malabas ang baho, maalis nga kay 4 days na napatay. 4 days na ito na naka-experience ako masan may namatay na gabi ang baho, bagan masulo ka, bagan nakakasuka, bagan ka-aralo, bagan kaibahan. Sino sa inyo yung may mga area sa life mo na bagan ka-aralo exposed? Bang karalo isabi kay Lord, bang karalo i-confess sa imo leader, bang kaati. Kaya matuod ang kasalanan, kaatian. Pag kay baga si Adan kag si Eva naalo kay Lord, kay kaaluhan gayud ang konsekwensan kasalanan. Pero ang ginasabi ni Lord sa ato niya na take away the stone. Ilabas mo na, i-expose mo na, ipakikita mo na. Kasi I am the resurrection, may gusto ko himuon sa imo anak. Gusto ko ikaw baguhon, kay lang hain dito banda. Bagang ginatago mo pa man. Bagang ginakulong, nag-pretend ka na bagang okay ka, pero deep inside, you are hurting. Deep inside, may dili ka pa ginapatawad na tao. Okay lang, amo lang yun eh. Pero, ginabarahan mo. Tapos, every time na na-expose na area, bagang nakagiwakas ang defense mechanism, nag-aiwas ka, nag-apuyo ka. Di ba may mga sugod sa na tao? And, I know, ako din, minsan may mga sugat din sa na part sa akong buhay na
ayo hiwagon mo na tanan, ayo lang inin apart. Kasi pag nahiwag mo ini, lagot ka sa akon. May ego kita sometimes sa sugod. Pero sabi ni Lord, gusto ko ikaw baguhon, gusto ko ikaw tagaan sa buhay. Gusto ko ikaw ayusun sila na area. Expose me na. Maybe there are sins sa life mo, nag-struggle ka pastor na hindi mo kaya buhian. Nahirapan ka i-surrender kay Lord. Kaya siguro ang muman nagiging dahilan, nano kay nahirapan ka din maka-experience ang life, sa growth sa buhay mo. Now, sabi ni Lord, roll the stone. Take away the stone. Ilabas mo na, aburan mo, expose mo na bagay kay Lord. Kasi kung dili mo na aminon sa imo sa diri, dili ka maka-experience ang freedom. Dili ka maka-experience ang kalayaan. Kaya di ba sa encounter, nanong permita ginasabi sa encounter, ang tunay na paglaya nasa pag-amin. Makasabi sa katakin mo, umamin ka na. Huy! Sa kabila, amen. Amen lang sa amen. Pag sinabi, amo kayo na, amen Lord, ako'y na. Hindi ka na naalo. Kasi, papalayawan ka, Lord, may himoon si Lord sa buhay mo. Hey, expose mo na. Because God wants to set you free. Dili si Lord sa full power niya sa imo kapag may ginahold ba ka pa sa puso mo. Kaya sabi niya sa kanda, Mary and Martha, sige, roll the stone. Take away the stone na nagabarasad to na kasi ang lubungan ni san mga namatay sad to is may kuweba lang tapos ginabutangan na san bato dahil para sa to na to sa 6 feet below the ground ginalubong na to sa inda may kuweba lang so aburhan gayod kaya sometimes Lord may mga ginarequire sa to na kinanglan mo expose sa buhay mo sa family mo. Nadakop ka na, di mo paghihapon gina-expose. Nakita ka na may kaupod ka dito, sito na hotel, dakop ka na sa nimasa, o nagbuha ka pagayod. Tadi, away ka mo, burulag. May mga sugod sina, no? Sa imo trabaho, nadakop ka na gayod na nagadaya, nagapangupit. Tinago mo pagayod kita lugod, nakasuhan ka. Nagdako palugod ang kaso mo. May mga sugod sina na situation na jutay pa lang na bagay, ayun na pag-itago, ayun na pagpadugaya. I-surrender dayon kay Lord. Expose dayon kay God. Lord, bagwa ako sa in-area. Nahirapan kita ko sa in Lord. Nahirapan kita ko mag-forgive. Lord, nagkupit kita ko sa tindahan ni Mama. Lord, ginadaya ko agad ang tuition fee ko. Lord, nagabuo agad ako sa leader ko. Expose mo na. Take away this stone. And lastly, sa naburahan na ang stone, naburahan na ang cave or ang lubungan, sabi ni Lord, Lazarus, come out. Okay, labas. Grabe, no? Lazarus, come out. Labas dida sa imo lubungan. Alam niyo ba, yung resurrection na nangyari didi, yung pagkabuhay ni Lazarus, dili po yun yung nangyari dahil si Lazarus, nangyari ni siya because of the faith na igwa si Mary kag si Martha. Because sabi nga ni Christ, whoever believes in me, si Martha and Mary, nagatuod gid kang Kristo. Sa kunanong sabihin ni Kristo. And because of their faith, their family member naligtas, their family member na naka-experience ng resurrection. And it's possible din sa imo pagtuod din kay Lord, sa imo pagsarig, sa imo pagpagamit kay Lord, one day ang family mo maligtas din. And I'm looking forward na one day makaupod mo ang pamilya mo, katakin mo yan, adida. Mama mo, papa mo, kaupod mo nag-encounter. Diba? Katahom sila, no? After encounter, sarakuman ka mo. Na gusto ni Lord na ma-restore na sa aton buhay. Yun ang pag si Lord nag-bless, it's holistic, kompleto yun. Dili lang kay ikaw, pati pamilya mo. Ang sabi sa Deuteronomy, up to 5th generation yung blessing ni Lord mag-flow. Grabe, no? So, if you want your family na makakilala kay Lord, importante din yung pagtuod mo. Yung pag-ampo mo, pero may Lord, buligin man ako na makapag-share sa gospel kanda mama. Buligin man ako, Lugad, na ma-sharean ko sa gospel na akon. Katrabaho, katakin, kasi ko ang gagamitin ni Lord. Diba? So, I mean, because of their faith, si Lazarus naka-experience ng resurrection. But, dili lang sa pagtuod ninda. Ang anugyapon is, in number 3, rise up and come out. It's good that you are nagtuod si Martha and Mary, pero importante gyapon yung pag-rise up, pagpamati, pagtindog ni Lazarus. Ganun din sa buhay mo or sa family member mo, although you're praying for them, pero kung matugas sa iyo na puso kay Lord, sige ka ng cashers and gospel, sige ka ng ka-pray,
Mahirapan gyapon si Lord maghiwag sa inyong buhay. Mahirapan gyapon si na mag-experience ng resurrection. Even ikaw, may mga ginatago ka na sala, may ginatago ka na struggle sa life mo na dili mo pa gina-expose. Misan, kada Sunday, natatamaan ka na, ginasabihan ka na sa inyong leader, sige ka lang gyapon kailag, ka ng matrix, sige lang ka tago. Dili ka gyapon maka-release na. Although your leader is praying na makalaya ka dito, pero hangga't dili mo na dili ka mag-rise up and come out sa na imo struggle, dili ka da maka-experience ang tunay na kalayaan. Dili ka maka-experience ang tunay na buhay. Bagan ano lang, bagan palabas lang. Okay, so rise up and come out. Si Lazarus sinabihan ni Lord. Pwede man sabihin ni Lord sina Martha, sige abrahan yung stone, malabas na si Lazarus. Abangan niyo. Wala. Pero pag-abris ang stones, sinabi niya, Lazarus, come out. Labas na dada. Okay? Kasi, tinawag ni Lord si Lazarus. Maybe ikaw, God is calling you right now na lumabas ka na sila ng situation mo. Importante na mamati ka kay Lord. Makilala mo si Lord. Sino nag-istorya sa imo yana? Sino nag-asabi sa imo yana? Ginakonvict ka na ni Lord na, anak, isurrender mo na yana. I want to do something for you. Gusto ko ikaw baguhon. Gusto ko ikaw ayuson. Gusto ko ikaw i-bless. But you have to rise up from that situation. You have to come out of that situation. Lumabas ka na sina. Sa aton buhay, ganun talaga si Lord. Hanggat dili mo, di ka mag-release ang pagpatawad, dili ka makalabas sina na situation. Hanggat dili mo i-surrender animo sala, di ka sina makalaya. Hanggat di mo aminon sa imo sa dili na amo kay na, dili warang mangyari sa buhay mo. Ganun din sa mga ginasyalan natin sa gospel, kahit gano'n pa ka tindes ang pag-share mo, nakabot ka ng revelation, pero kung sinda, diligid nag-surrender kay Lord, diligid nag-aamin, mayrapan din kita. Basi dili pa siya ready, hayaan mo yung word of God, magtubuan na yung saya puso. Ayaw ka frustrate, kuya, di laki nagubago, kabaradli. Ayaw ka handal, just pray for him, just keep on believing, just keep on praying, one day matubo din yung word sa inda. Ganun din sa atong lugar, let's keep on believing, let's keep on praying, one day and masbate. Matahong yung ginasabi sa mga pastor, sabi ni Pastor Jet kanina, na may mga leaders kita nagasabi, ang revival magatuna sa masbate. Magatuna sa heart of the Philippines, ang pagbabago sa lugar sa bansa, sa Pilipinas. Yan na, tuuda natin na. Wala na saan iba pa na mapalangga sa masbate, kundi mga masbate nyo. Wala nga man, taga Cebu. Ikaw gayod, ikaw na nag-inkod yan na. You have to believe, you have to trust God. Lord, may mangyayari sa Masbate. May mag-rise up God na something sa Masbate. Lord, mababago God ang amon gobyerno, mababago God ang amon ekonomiya. Lord, may mag-rise up din na national airport, international airport sa Masbate, malls, banks, mga establishments na matatahom, dili na kami mapaligaspi or sa iba na lugar, kundi ma-enjoy na namon ang Masbate. But you have to believe on it, because may gagawin si Lord, may aayusin si Lord sa aton lugar. You know, people are waiting sa imo paglabas, and may naga-expect, may audience dito sa labas sa lubungan ni Lazarus na naga-expect sina na amin. Kaya di ba sa ito na time sa nakalabas, sa nabuhay si Lazarus, na amaze ang tao. Kag sito na time damo nakakilala kay Lord, damo na naligtas, damo nagtuod kang Kristo. Although damo din sa nagplot din na patayon na si Kristo, pero dahil sa to damo ang mga tao to na amaze, nagpraise kay Lord. Sa imo paglabas, sa imo paglaya, damo ma-amaze. Ba kanina si Kuya Jericho kag si Ate Marnie, na-amaze ka mo sa ginhimo ni Lord sa inyong buhay. Ganun din if kita magbago, at mga kabataan magbago, ma-amaze ang Masbate sa aton. Ma-amaze ang aton mga government officials. Uy, grabe niya. Sige na, gamitin ko ikaw dili sa akon. Ano? Tapos pag-abot mo sa opisina, nagpagamit ka, animo talent, tapos nag-minister ka sa mga kabataan, nag-set ka ng influence, and then later, pre-promote ka because you are faithful. Nakaigwa ka sa position sa government. Kaya, ayaw ka mukahandal na sa nangyari sa aton yan na. Because one day, kita ang generation naton, kita ang masubli sila sa hinda. Magkamaratay mana, maggururang mana, pero kitan masubli, dida. Yun na, kung dili natin i-prepare in a generation, na anong mangyari sa aton lugar. Kailangan natin mag-rise up, kailangan natin maghiwag, kailangan natin magtuod kay Lord,
umamin, magpabago. Because one day, may mangyayari kayo sa atong lugar. Kaya, dahil sa to, na-amaze ang mga tao. One day, pag nabagon mas bata, ma-amaze ang Bicol, ma-amaze ang Romblon, ma-amaze ang Cebu. Wow! Tapos, later, nagkalat na ang pagbabago sa buong Pilipinas. And later, sa buong mundo. Kasi nagtuna sa heart. Nagtuna sa puso. Kaya magtuna din pagbabago sa atong puso. Sa pamilya mo, nahirapan mo na mag... Siguro namatay na yung authority mo sa imo family bilang tatay. Nawarahan ka na sa influence sa imong mga anak. But gusto ni Lord na magalapit ka sa iya because He is the resurrection and the life. And gusto ni Lord i-restore ina sa imo na authority. Kinahanglan mo lang umamin, kinahanglan mo lang magtuod kang Kristo, expose yung mga bagay na dili maayo sa imo pamilya, magtindog ka sa tatay, and rise up and come out of that situation. Because one day, the Lord will bless your family. The Lord will bless your business. The Lord will bless your office. The Lord will bless your career. Kinahanglan mo lang mag-rise up, magtuod kang Christ. Sa din kaya na area kinahanglan sa resurrection sa imo. Maybe your passion to serve God. Maybe namatay na yung passion mo, yung fire mo. Sinira na dahil sa trabaho sa demonyo. Nawara na, nahirap. Nag-attend ka sa church, pero parang wala lang sa imo. Relax ka na lang. Okay lang sa'yo mag-absent. Okay lang sa'yo mo dili mag-attend sa church or mag-Sunday or dili magbasa ng Bible, dili mag-pray. But now, God wants na mag-rise up kasi na ma-resurrect ang fire mo, ang passion mo, may balik kay Lord. Maybe, may mga failures ka sa buhay mo na bagan kahirap na bumangon dahil sa imo mga failures. But now, God is saying to you right now, anak, I am the resurrection and the life. Believe in me, whoever believes in me. Take heart, I have overcome the world. Okay, magtuod ka sa akin and makaraisak pa sa na situation mo. Siguro nalubog ka na sa utang. God wants you to rise up. Dili mag-rise up ani mo utang, but gusto Lord ayuson ani mo pagkalubog sa pagkakautang. Makalaya kasi na sa bandage. Nanong pa na mga bandage na igwa ka, gusto Lord makalaya ka dida. Gusto Lord na ma-restore if there are any relationship na na-destroy sa imo tatay, sa imo family, or sa imo friends, sa imo kaupo dito sa church. Basta may dili pa ikaw na ayos. Gusto Lord na maayos ina. Or maybe your dreams namatay na. Pinataysan kaaway, nasira yung vision mo, na-confuse ka na kung pakain ka. 25 na ako, Lord. 24 na ako. Ano kaya yung career na ipupurso ko? Gusto Lord na makalaya ka dida. Gusto Lord na magkaigwas ang bago na vision and dreams sa buhay mo. You know, when you go to God, life, there's power, there's change, there's growth na mangyari sa imo. Kaya, nano pa, labas na. Diba? Rise up, come out. Let's pray. You know, what are those situations sa buhay mo na kinahanglan mo maka-experience ng freedom, sa cleansing, sa victory? Expose mo na kay Lord. After this service, you can talk to your leader or to your pastor. Kuya, ate, pastor, may gusto ko ako i-confess. Gusto ko gano'n makalaya kay Lord. Makalaya sa nina na ako ni-struggle. God will give you that freedom. Let's pray. Lord, thank you for your love, Lord. Thank you that you really care for us, oh God. Even in our struggles, even in our failures, sa amon family, sa amon buhay, Lord, you love us so much. And God, salamat po na nagpakilala ka sa amon that you are our resurrection and the life, Lord God. Dili lang sa maabot, but maging yan na it's possible na may experience niya namon sa amon buhay, lalo na sa mga area, Lord, na namatay sa mga sa namon passion, namon fire sa pagsunod sa imo. Namon kamot, Lord, nagluya na Panginoon, Lord. Adi kami, surrender kami sa imo. Gusto namon mabago, Lord. Gusto namon makalaya sa amon situation. And mabalik yung dati naman na fire, passion sa pag-serve sa imo. Lord, we desire, Lord, to know you more, to experience you more sa among buhay. And God, we honor you, Lord. We surrender our life to you. We thank you, Lord, for that freedom. Thank you for your love for us. In the name of Jesus, we pray. Amen. Indeed, we can only experience resurrection through Christ because He is the great I Am. Thank you for joining us in this August series and be excited for this upcoming September series entitled
Iron Man. Don't forget to like our Facebook page and subscribe to our YouTube channel, Soul Harvest. Thank you and God bless. Thank you.